Ang magaganda, itong kulay na paru-paru ito, isa palang uri ng insekto. Heard it right mga kaaha, kabilang ito sa insect order na kung tawagin ay Lepidoptera, kung saan kasama rin ang mga gamo-gamo. Ang mga kulay nitong pakpak ay tinatawag na chitin, isang uri ng putina na siya rin bumubuo sa exoskeleto ng mga insekto. Paru-parong bukid! Ay, pasensya na. Nandiyan pala kayo mga kaaha! Alam niyo ba, na bago pa mauso ang paru-paro G, may isang OG o original at traditional Filipino folk song din na sumikat noon? Ang paru-parong bukid. Dahil sa angking ganda ng mga paru-paro, mula pagkabata, kinahiligan na ito ng magkapatid na Jenlyn Pineda at Marjorie Lairon. Yung mga magulang namin, yun na yung kanilang business. So, na bata pa lang kami, na-adapt na namin yun. Nandun yung time na nanguhuli kami ng paru-paro sa parang, nag-aalaga kami ng, kasi nauso na yung live dude noon. Kasabay namin na mukadkad ng paru-paro. Ang interesting naman nun. Pero what? Paano? Bale, ang naka-influensya talaga, yung lolo namin. Then, syempre, doon sa tatay, na-adapt na tatay namin. Tapos yun, hanggang sa na-adapt na rin namin. At dahil nga sa impluensyong ito, nakapagpatayo ang pamilya nila ng isang butterfly farm sa hometown nila sa Marinduque. Yes mga kaaha, talagang amazing sa ganda, di ba? Pero dahil madalas binabagyo, ang beautiful in the ice farm ng kanilang pamilya, nasalanta. Meron po kami yung farm, kaso na ano nga ng bagyo. At dahil sa kanilang pagmamahal sa mga paru-paro, kahit wala na ang kinalakhan nilang farm, ginawa pa rin nila itong negosyo. Po, wala kaming farm sa ngayon, kaya ang ginagawa nga namin, mga pinsana na lang namin, dun na lang kami umaangkat o bumibili ng paru-paro. Si Jenlyn, butterfly preservation at souvenirs ang pinagtuunan ng pansin. Wow! Hindi lang pala sa food may preservation. Butterflies din pala? Yes po, Kuya Drew! Amazing! Ginagawa ang butterfly preservation, Jenlyn. Hi mga kaaha! Madali lang po ang butterfly preservation. Ito lang po ang kailangan nating gamitin. Box. Itong ating mothballs. Paper or glassine paper at ang ating dried butterfly. So pagka namatay na yung butterfly natin, ilalagay lang natin siya dito sa ating paper. Gagawa tayo ng triangle. Form natin siya sa ganito. Then dito natin siya ilalagay. Itutupin natin siya dito. Para nakaseal siya. Pagka nagawa na natin siyang lahat ganito, ibabox na natin siya. Ilalagay na natin siya dito. Pag nailagay na natin siya dito lahat sa box, lalagyan natin siya ng mothballs. So, i-preserve natin siya ng 3 days hanggang 1 month para magamit natin siya sa ating artwork. Wow! As in, wow! Pwedeng-pwede pa na to! Pagkatapos i-preserve ang mga dried butterflies, ginagamit na ito ni Jenlyn para sa kanyang business sa butterfly souvenirs. Ito yung mga materials na kailangan natin sa paggawa ng butterfly souvenir. Ang ating glue gun, ang ating stick glue, artificial grass, gunting, acetate dome, itong cord, ribbon, itong mga wood-shaped flower, Bible, and itong ating preserved butterfly. At ayan, tapos na ang ating butterfly souvenir. 50 pesos lang daw ang kukunin ni Jenlyn sa bawat isang souvenir. At ang kinikita niya monthly, umaabot lang naman ng 30 to 40,000 pesos, depende sa dami ng orders. Bukod sa dome, meron din siyang butterfly in a bottle at framed butterflies. Amazing! Alam niyo ba na merong 17,000 na uri ng paru-paro sa buong mundo? Iba-ibang kulay, iba-iba rin ang itsura. Pero kahit may pagkakaiba, may pagkakapareho rin. Lahat sila ay dumadaan sa biological process na metamorphosis. From eggs, nag-transform into larva o caterpillars.
to pupa o chrysalis, hanggang sa tuluyan na silang maging adult butterfly. Ayon sa kasabihan, kapag dinapuhan ka ron ng paru-paro, may bumibisita sa iyong taong mahal mo na namayapa na. Sila raw kasi sumisimbolo sa resurrection. Kaya naman ang naisip ni Marjorie na pagtuunan ang butterfly releasing. Pero bukod sa funerals, nauso na rin ang butterfly releasing sa mga birthday celebrations. Nag-ano rin ako ng debut ng isang celebrity at saka yung photoshoot po ng sa Miss Earth, ganon. Ang hindi ko makakalimutan na experience sa event is yung magme-message sa akin yung mga customer, mga client, magpapasalamat na sobrang appreciate nila yung product. 5 digits monthly daw ang kinikita ni Marjorie. But take note, hindi rin madali ang ganitong klaseng negosyo. Kung mag-aalaga ka ng paru-paro, kailangan marami mo ng pagkain ng paru-paro para hindi ka malugi. Ang kailangan po sa pag-alaga ng paru-paro, sipag at tiyaga po. Meron tayo kasing batas on the Wildlife Act. Bahagi ito ang pagkuha ng isang wildlife farming permit. So kung yung institusyon na nag-business ng butterfly release ay may wildlife farming permit, legal naman po ang pagpaparami nila ng paru-paro. So ang nangyayari, ang ginagawa nila, kapag namatay na po yung paru-paro, sakalang nila ito gagamitin bilang dekorasyon para hindi rin po masayang yung mga inaalagaan nila. Nga lang po, again, napaka-importante na may permit tayo from the DENR pag gagawin natin ito. Butterflies are not just beautiful creatures. May malaking ambag din ang mga ito sa ating environment at sa ating economy. Kaya kailangan natin silang protektahan at pahalagahan. G ba yun? Para lahat tayo mag-fly high like a butterfly.